Yan, magandang araw sa inyong lahat guys. Welcome ulit sa aking vlog. Sa video na to guys ay pag-uusapan natin yung mga bagay na nagustuhan ko at di ko nagustuhan sa motor na MIUI 125. So yan guys, bale samahan nyo na ako guys at stay tuned. Yan guys, magandang araw sa inyong lahat at welcome ulit sa aking vlog. So sa araw na to guys ay pag-uusapan natin yung mga bagay na nagustuhan at di ko nagustuhan sa motor na MIUI 125. So yun guys, unahin natin yung mga bagay na nagustuhan ko sa kanya. Unang-una guys, yung nagustuhan ko sa kanya is yung looks niya guys, tsaka kulay niya. Kasi nung una pa talaga guys, yung hindi pa ako kumukuha ng motor, yung MIO na talaga yung gusto ko guys. Kasi maporma siya, tsaka madali lang hanapan ng parts guys. Yun talaga yung na gustuhan ko sa MIO. Tsaka nung lumabas nung bagong kulay nila guys nung 2021, ito na talaga yung kinuha ko guys. At tiyempo din na may budget ako, so ito na talaga yung kinuha ko guys. Hindi na ako nagdalawang isip. Kasi yung nakarang motor ko guys is Raider 150. Hindi ko nagustuhan yun kasi malakas sa gas consumption. Nagtatrabaho tayo guys araw-araw, so magastos yun sa gas. Kaya nilet go ko yun. So ayun guys, yun yung unang nagustuhan ko sa motor na to. So sa pangalawang nagustuhan ko sa kanya guys is Spacious. Malalagyan mo siya ng mga pinamili mo, lalo na pag namalengke ka, kasi meron siyang gulay board dito at saka spacious din yung gulay board niya guys, saka may utility box din siya na pwedeng paglagyan ng mga gamit tulad ng raincoat na di hassle pag namalengke ka. Di tulad nung yung motor ko dati, pag namili kami ng partner ko, nilalagay pa niya sa likod ko, so hassle, walang lalagyan, kailangan pa namin bumili ng top box para hindi katulad dito sa MIO guys na may gulay board siya at may utility box. So yun guys, yun yung pangalawang nagustuhan ko sa kanya. Yung pangatlo naman guys is yung madali siyang i-maneuver guys. Compact siya, so madali mo siyang isingit-singit sa mga traffic, sa mga eskinita. Hindi ka ma-hassle guys. Hindi tulad ng ibang motor, like for example yung malalaking motor, yung Aerox at Inmax, na hindi mo siya madaling isingit sa mga traffic. So kung nagmamadali ka sa trabaho, madali mo siyang isingit guys. So sa pang apat naman guys is yun yung comfortability niya. Sa weight ko na 90 kilos guys is madali, at saka yung misis ko din ay mataba, so sa comfortability niya guys sa is kontento kami guys kasi kaya niya kaming dalhin kahit mabigat kami. Wala kaming encounter na problema sa riding comfortability niya. Okay siya kahit long ride mo pa siya, hindi siya hassle dalhin. So yun guys yung mga bagay na nagustuhan ko sa kanya. Doon naman tayo sa mga bagay na hindi ko nagustuhan sa kanya. Unang-una na yung hindi ko nagustuhan sa kanya guys is yung shock niya. Lalo na doon sa likod guys. Medyo matagtag talaga siya guys. Hindi, kahit mabigat na ako, ramdam ko talaga yung tagtag, lalo na pag maraming hangin yung nalagay sa kanya dun sa gulong ng likod, matagtag talaga siya guys. Lalo na dito sa harap, pag lagyan mo ng maraming hangin, napakatagtag talaga guys, para kang nangangabayo. So tamang hangin lang at hindi naman siya
Pero pag may back ride naman ako, guys, nawawala yung tagtag niya. Siguro matigas lang talaga yung shock niya sa likod, kaya pag ako lang mag-isa, matagtag talaga. So, yun yung isang ayaw ko sa kanya, guys. So, doon tayo sa pangalawang ayaw ko sa kanya, guys, is yung upuan niya, guys. Yung upuan niya, guys, is di naman siya gaanong katigas, pero para sa partner ko is natitigasan siya, guys, kasi pag nag-long ride kami is masakit daw yung puwet niya. So sa part ko naman is medyo matigas talaga siya, guys. Hindi siya ganong kalambot. Medyo mainit la, medyo magbabaon ka talaga ng puwet kung mag-long ride ka. So para hindi naman siguro malaking issue 'yon sa iba, pero para sa akin, yung upuan niya, guys. So sa pangatlo naman na issue sa kanya, guys, di ko nagustuhan sa kanya, guys, is yung ilaw niya. Masyadong mahina, guys, lalo na pag ano yung pag may nakakasalubong ka na malakas yung ilaw o may nakasabayan ka ng malakas ilaw, yun parang walang ilaw, guys, kasi na mahina yung ilaw niya, yung stock na ilaw. Nagpalit na nga ako ng ilaw, guys, kasi napundi na yung stock niya. So sa pang-apat na hindi ko nagustuhan sa kanya, guys, is yung side mirror niya. Nagpalit na ako ng side mirror, hindi na to stock, kasi maliit lang yung side mirror niya, guys, yung bilog. So nagpalit ako ng itong pang inmax na tato or pang sniper. Nagpalit ako nito, guys, kasi kita yung sa likod. So sa panglima naman, guys, is yung vibration niya. Hindi ko nagustuhan yun, guys, kasi nung una, yung first 8 to 9 months, hindi ko pa siya ramdam yung vibration niya, guys. Pero nung lumaon, nung naging 1 year and 2 months na, doon ko na naramdaman yung vibration niya, guys, na malakas yung vibration na, lalo na pag unang piga. Naramdaman kong yung vibration niya dito sa may dibdib niya. Malakas talaga siya, guys, lalo na pag bagong arangkada ka, mararamdaman mo talaga yung mga vibration niya. So yun lang, guys, yun lang naman yung hindi ko nagustuhan sa kanya. So marirecommend ko pa rin siya, guys, lalo na sa mga newbie at sa mga babae na riders. Marirecommend ko pa rin siya kasi hindi siya hassle lalhin, madali siyang i-maneuver, at madali lang siyang pag-practice ng mga newbie na riders, at saka tipid din sa gas. Yun, guys, mag-review din tayo sa gas consumption nito sa mga susunod na video. So inyo sana kalimutan mag-subscribe sa aking channel. So yun lang, guys, yun lang yung mga bagay na nagustuhan at di ko nagustuhan sa kanya. At wag niyo sana kalimutan mag-like, share, and subscribe sa aking channel, guys, para sa mga videos ko pa na i-upload sa susunod. So, salamat sa inyo, guys, at salamat sa panonood. Thank you and God bless.